Yan, so good morning mga ka-farmers. Welcome back to my channel, Sir Cha the Farmer, ang gurong magsasaka ng Cebu nga Cebu, Philippines. So, kumusta kayong lahat mga ka-farmers? I hope you are all safe, specifically sa bagyo, no? So, yung bagyong paeng ay natapos na, wala na mga ka-farmers, so we can go back to our work in the farm, no? Okay, so sa ngayon mga ka-farmers, ano ba ang pag-uusapan natin? Kasi ito po ang aking comeback kasi one week hindi ako napag-vlog dahil sa napakalakas na ulan at saka bagyo. So hindi ako makalapit sa aking garden. So yun, ano ba ang pag-usapan natin? So for today's video mga ka-farmers, ang pag-usapan natin ay bakit nga ba kailangang lagyan ng butas ang plot bago pagtamna ng lugbati. So yun po ang ating pag-usapan ngayon mga ka-farmers. So hindi natin patatagalin, samahan niyo ako mga ka-farmers at tuklasin natin ang istorya ng butas sa plot. Okay, let's go mga ka-farmers. Farmers, so we're back. So sa ngayon, kung mapapansin yung mga ka-farmers, ang ating plot ito, so meron siyang mga butas mga ka-farmers. Ito yan, hanggang doon sa lahat ng ating plot, so may mga butas yan. So ano ba ang purpose, bakit lalagyan natin ng butas yung plot mga ka-farmers? Naka-plot na, bakit kailangan butasan pa? So what is the importance of that butas in lugbati farming? Okay, so yun po ang ating i-explain ngayon. So makinig kayo ng mabuti mga farmers, specifically doon sa mga mahilig mag-garden. Okay? Okay, so yan na mga farmers, bakit nga ba kailangan maglagay tayo ng butas dito sa plot bago tamna ng lugbati o kahit anong klaseng tanim na pwedeng ipagtanim. So yan ang plot natin mga ka-farmers, yan. Yan mga ka-farmers, kung makikita nyo may mga butas na ganyan. Okay, hanggang doon. Ngunit doon sa kabila mga ka-farmers, i-continue ko pa yun. Dito pa lang natapos, doon hindi pa natapos yan. Pero mag-vlog na tayo kasi para makapagbigay naman tayo ng kaalaman sa ating mga tagapagsubaybay. Shout out pala sa lahat ng aking mga tagapagsubaybay dyan. Maraming salamat sa inyong suporta all throughout Luzon, Visayas and Mindanao and some part of the world. So maraming salamat. Shout out sa lahat. Specifically kay Agaw Jupil Parmir ng Montpelier, Aragao, Cebu. At saka gulayan ni Pino TV, Agaw Pino, Kaminadi sa Alambihod, Aragao, Cebu. And also to Sir Jojo de Parmir ng San Antonio, Southern Leyte, Sir Gregory Parmir ng Mindanao at sa lahat ng member ng Usapang Talong na GC headed by the admin Sir Gregory Parmir. So yan, so ito mga ka-farmers, ano ang purpose ng butas dito sa plot, bakit kailangan lagyan ng butas? Pwede naman siguro itanim diretso yung lugbati or sili, talong, kung ano pa. Bakit may butas? So ito po ang the legend, this is the legendary learnings that I've got from my tiyo. Okay? So yung tiyo ko ang nagturo sa akin ito mga ka-farmers. Kasi napansin ko mga ka-farmers, yung itinanim na lugbati ng aking kapatid na hindi nilagyan ng butas, itinanim diretso, medyo mahihirapan sa pagtubo. Dahil kapag naglalagay ng abono, pinapainom, pag dilig, yung mga tubig na may abono ay nagslaslide lang siya mga ka-farmers. Ibig sabihin, hindi masyadong na-absorb doon mismo sa puno ng lugbati. So, ito ang learnings ko mga ka-farmers. Kailangan lagyan ng butas mga ka-farmers tulad nito, ganyan. Kasi unang-una mga ka-farmers, dyan po pala ilalagay yung basal fertilizers mga ka-farmers. So ang gagawin nating basal fertilizers mga ka-farmers ay yung chicken manure o ipot ng manok. So dito nag-prepare ako mga ka-farmers
isang balde pa to, yan ipot yan ang manok. Ang ganda kasi old storage na to mga ka-farmers. Huwag kayong gumamit ng bagong harvest na iti kasi ano yun, masyadong mainit, maaring mamatay yung tanim nyo. So kailangan naka-stored muna ng ilang bulan, buwan. Okay? So ganyan. So ilalagay ito mga ka-farmers, parang isang ganito ang ilalagay mo dito sa butas. Kaya yun ang primary purpose mga ka-farmers. May butas kasi doon natin ilalagay yung ating basal fertilizer na ganyan. Okay, so tapos next purpose mga ka-farmers is nalagyan na natin ng ipot. Yung ipot ng manok mga ka-farmers ay kailangang ihalo sa lupa. So yung lupa na kinuha natin dito, ni ginawa natin ng butas na nandito siya sa kanyang gilid. So ang gagawin natin mga ka-farmers, kukunin natin tapos ilalagay natin doon sa butas na miro ng basal. Ganyan. Ganyan mga ka-farmers, tapos i-mix natin. Okay. Okay, naintindihan mga ka-farmers, kuha. So ganyan ha. Kailangan i-mix natin dahil hindi po pwede na 100% na ipot ng manok kasi baka mamatay yung tanim natin. So kailangan i-mix sa lupa. Kaya mayroong butas. So dyan, mayroon pang allowance na ganito mga ka-farmers. So pag tanim mo dyan, may allowance pa. So ibig sabihin, pag dilig mo, hindi siya aapaw. So lahat ng abono at tubig na ididilig mo ay masisipsip o maiinom ng tanim. So yun ang purpose ng butas mga ka-farmers. Hindi ito butas-butas lang, hindi ito joke. Ito ay technique para lahat ng iyong pagsisikap ay talagang mapupunta doon sa iyong itinanim. So ganyan mga ka-farmers, kaya mayroong butas. Yun ang pinaka-purpose. So first, naggawa tayo ng butas kasi doon ilalagay yung ating basal fertilizer. Second, para yung basal fertilizer at yung lupa mamix natin ng maayos. And third is, kapag nag-aabono tayo mga ka-farmers, yung abono at katubig ay talagang maiinom at masisipsip ng tanim kasi hindi aapaw yung tubig. So yan ang advantage or lesson na maganda dito sa paggagawa ng butas sa plot. Kasi napansin ko mayroong iba na nagplot na diretso tanim, so ang nangyari pangit ang tubo, hindi nagbibigay ng magandang ani. So kailangang sundin natin kung ano talaga ang standard sa pagtanim ng alugbate. Hindi lang tayo tanim ng tanim. Remember, kahit anong klaseng tanim ang itatanim natin, kailangan ng sikap at syaga. So hirap aabutin mo, tsaka para kang magsisisi kapag hindi ka magkita ng magandang ani. Kaya ganyan, magtiis. Kasi ito mga ka-farmers, kahit aabot pa to ng 3 taon o 5 taon ang alugbate, hanggat maganda ang pag-aalaga, continue ang biyaya. So ganyan mga ka-farmers. So yun ang ating vlog for today. So lahat ng ito mga ka-farmers ay lalagyan natin ng basal. Iba-vlog ko rin ito mga ka-farmers ngayon. Okay? Yun mga ka-farmers, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at panonood sa ating lesson today. No, ano ang importansya ng paglalagay ng butas sa plot bago taniman ng alugbati or kung anumang kuan. So, yun. Maraming salamat at saka sana ay manatutunan kayo. At least, kahit kunti, magiging basic knowledge ito kung gusto ninyong magtanim din. So, yan. Once again, this is Sir Cha Di Parmer, ang gurong magsasaka ng Sibunga, Cebu, Philippines. Thank you so much for watching and stay safe mga ka-farmer. Kasi may gagawin pa tayong vlog din na isa, yung paglalagay ng mga basal fertilizer. Okay, so thank you so much. Bye-bye mga ka-farmers.